Yan ang gusto ko. Oo. Alagaan yan. Mm. Pero ano yung nararamdaman niyo po ngayon? Ilang araw na? 2 days na po pala siyang nandyan. Kasi po kahapon, hapon umuwi yan. Ah. Kuno pinamit niya. Mm. Tapos nung daling araw bumalik. Ano naman, komportable po kayo na ganyang setup? Gusto ko talaga dyan, mga bata. Ano niya. Okay. Makikita na araw. Mm. Alagaan niya. Ayun, tama po. Lalo na si dyan, may sakit. Mm. Yung alagat na babantayan. Ang concern ko ngayon, ano po yung plano po niyo nung kinakasama niyo? Kasi siyempre, po bakit ka nandyan? Anong plano mo? Anong napag-usapan niyo nung kinakasama po niyong bago? May tugtugan, may party. Morning po. Tara, tay. Ganda ng ano ah. Leia. Bakit? To, tay. Bakit? Ba't umiiyak? Ah, tara. Sige, wag na. Ano. Ba't mo pinapaiyak? 26. Morning po. Morning po. Oh, nandiyan pala si nanay ah. Anong oras po kayo dumating? Kahapon eh. Kahapon. Morning po. Nagkuha lang po ako ng damit. Hmm. Sa pinag-ano ng okay. Tapos kung naglaba ng lagay ko lang to. Wait lang, ba't umiiyak? Wait lang, sandali. Opo, kasi kaganina po yun. Pagkin na nawawala na po yung kaya Stephen na po. Hindi ako sinisip po talaga po. Ito talaga po so, na to. So, kasi kanina, nakala ko po kinuha. Opo, talaga sinisip po talaga po. O, wag na mainit ang ulo. Ito po yung pera ko po. May-mayawali pa po ako. Kanino galing? Sa pag-diskarte yung parang ko po. Pag-diskarte mo. Kasi mas sipag po talaga ang bata po. Ah. Ikaw pinapakaw sa sakit ko po ang pagiging katamaran po. Ayaw mo nang tamad. Opo. Kasi... Oh, dito ka kuya. May ano ako sa inyo. May dala ako sa inyo. Dumating po kayo kahapon? Hindi po. Yung mulang... Nag-usap po tayo. Oo. Kahapon lang ako na umali. Naglaba kasi ako. Naglaba ko yung mga marurumi na din eh. Oh, thank you po. Thank you. Sa umali, kukuha ka ako ko ng damit at wala ako kong bihisan. Bumili na lang ako, sa nung kahapon ng damit nung Sabado. Bumili ako ng damit para may pagbihisan lang ako. Oh, thank you po. Natutuwa po ako ganyan. Oh! Tay, hindi niyo linagyan ng ano to, ng betadine at saka ng gasa. Nagyan ko kape yan eh. Ano na lang, ngayon lang. Paano ko, Seth? Tinatanggal niya lagi yung ano eh. Yung inalalagay sa kanya ng ano. Lagi niyang tinatanggal. Okay. Sabi ko, huwag nang kakotanggalin at baka kako maanuhan ng langaw eh. Ang langaw lang talaga mama yung tumatanggal sa akin. Kumusta ka ngayon? Gusto ko munang kumustahin tong aking Mark Chan. Apa, kasi niya na rin po kayo. Magandang maganda na po. Good morning po. Good morning. Magalang po kasi akong bata pa lang po kasi ako malit-lit pa lang po ako. Gusto ko po munang malaman, meron pa ho bang pagsumpong, Tay? Ano po? Buhat mo na kayo po ng gamot, inasunod na po. Wala na. Ayun ang pag-iisip na po. Ano po yun? Yung iba yung ano, isip na eh. Minsan kasi yung isip na hindi maano. Minsan naman normal, minsan naman hindi. Paanong? Ibang magsasalita siya minsan. Pag sumasagot ng matino. Pero mayroon ding araw na hindi maganda din yung sagot niya. Paano yun? Pero pag hinahima... Tay, harap nga po kayo dito ngayon, sa akin. Ngayon, hindi naman siya nahihimatay eh. Buhat to na nagkano tayo. Bali, ilang araw lang tayong wala dito, di ba? 2 days po ba? 2 days po.
two days po ba walang pagsumpong? Wala, wala. Yung ano lang po, paano pong ibig niya sabihin yung sa isip? Sa utak siguro po eh. Parang bagay, pag ginusap po siya okay sa akin, may maya. Apa, gusto mo mapagsip, mapagamot ako talaga ako. Hmm, okay. About doon sa pagpapagamot, Kuya Mark Chan. Kuya Mark Chan, si Doktora, ano kasi di ba yung isang tinawagan natin, fully booked siya ilang buwan, 4 months. Naghahanap tayong neurosurgeon na may mas malapit na ano yung schedule na, yung mas mabilis. Kasi yung mga neurosurgeon pala dito ka Tekram, ang daming mga schedule. Kay Castro, titingin tayo, parang meron yata. Paano ibig niyo sabihin na minsan galit siya ganun? Gusto kong malaman. Biglang galit. Bakit po? Bakit kasi, ganun? Sabi ko, anak, huwag mo na ako ibalik-balik yung nakara natin nung anak, ano? Kaya pag nangihingi na ako po, anak, ng tawad sa inyo. Mm-hmm. Kasi hindi, kasi lagi niya naaalis yung... Ano ba, mama? Bata-bata pa lang kasi kami ni Jury. Yung na-spam pa kasi ako dati ng panlamok. Yung inabot ako ng dalawang mga araw yun, bigla na lang akong narinig na lang talaga ng pagpakiramdam ko. Yun yung napansin ko din. Laging yan yung sinasabi po yun. Yung spray, yung pag-spray mo naglalaro ng lamok. Naglalaro kasi sila, sir, noon. Kala po ng kapatid ko na po na to. Walang po ang kalaman naman. Pang-spray. Ewan kung inaano niya. Sabi lang ng mga bata, Ti Aileen, ikaw, yung anak mo, nakakuha ka ng spray. In-spray ka sa kapatid. Yun po ba yung first time na nanginig siya, yung pag-spray po nung kapatid? O may nangyari na pong... Yung nag-aaral niya po siya, ganun na talaga siya. Ah, okay. Hindi so hindi ho yun yung first time, yung pag-spray. Po. Okay. Para malinaw lang. O, hindi naman pala doon. Papa, para mabilis na tayo mapapaligo na pala. Mapaligo mo na pala ako, Papa. Naliligo daw siya. Kapag pinaliguan ng ama yan. Dalawang ano yan. Kapag ako magpaligo diyan at malaki ka ako yan, paliguan mo. Ano kasi ako, naglalaba. Kaya pinapaliguan. May mga padala kasi sa mga anak ko. Gusto ko i-share sa inyo, na? Okay, wait muna. Ito, galing kay Tita Ethel to. Gusto ko, makain nyo din yung gustong ipakain nila sa anak ko. Tsaka ito, masarap yan. Merienday natin ngayon. Tapos may bisita kami kahapon. Yan, galing to kay Tita Yolanda naman. Masarap to, kuya. At tsaka para lalo po sa talaga sa ating jury, talagang mapatutuwa talaga mga tao sa paggagalan talaga natin mga pagiging kabutihan. Okay. At saka ito, kay Tita Yolanda, yan, sinare ko kay Kuya Mark Chan yung chocolate na dala po niya sa mga anak ko. Tapos, ito alam ko, mas matutuwa kayo dito. Ito galing naman to kay Tita Julie. Tita Julie Kay, yan, sinare ko sa mga bata yung ano. Ito, first aid kit. Mga ano to? Tingnan natin kung anong laman. Johnson & Johnson pala to, tay. Ayun, may ban. Eh, tamang-tama. Oh. Para sa ito. Ano sasabihin mo po sa... Oh, salamat po. Oh, welcome. At ito, alam ko matutuwa kayo dito. Ano to? Bluetooth speaker. Kasi... Madami siyang pinadalang ganito. Gusto ko i-share naman sa inyo din. Tita Julie Kay, binigay ko na lang tong isa kasi para matuwa naman tong mga bata dito sa ano. Para pagka nanonood kayo dun sa maliit nyong cellphone, ayan, dinig na dinig nyo yung ano, tunog. Anong masasabi, kuya? Maraming salamat po. Try nga natin gaano kalakas. Open, long press. Ganda ng tunog ah. Okay, connect naman natin. Tingnan natin gaano ka ganda at kalakas. Testingin natin tong napakalupit na regalo ni Tita Julie. Kaya ikaw, Jory,
kung talagang pagkabuti mo talaga sa pag-aaral, yung talagang palagi mo na ng pag-iisipan mo sa sarili mo. Hmm. Hindi ang pagiging katamaran. Yeah. Kasi pag ang isang tao, pag wala kang pinag-aaralan kahit kailan, hindi ka rin makakatulong sa mga magulang. Hmm. Okay, pakinggan natin to. Kuya, tingnan practice, tingnan natin. Oh, lakas ah! Commercial. Ganda! Ang ganda pala niya? Parang nasasabihin na. Salamat po. Ano yung napamana ni Mama? Ay, ni Papa mo sa'yo? Eh, sa may kabutihan ko lang po sa pagiging kasipagan at dumisikat ng paraan. Mm-hmm. At okay. Lalo na sa may pagiging ang pangatlo ko pa sa palalo pa ng pagkakapagagalang sa mga matatanda po. Oh, yun yung tinuro ni Papa mo. Ang tinuro naman ni Mama mo sa'yo? Sa paglalaba ko po. Sa lalo po talaga yung pangalawa po sa may pagkakaano ko ng kasipagan sa pagkaano ng katapang sa pagano ng mga pag-aral. Hmm. Ikaw na. Ito yung charger, kuya. Take from me. Siyempre. Kasi ako, Mama, hindi ko kahit kailan, hindi ko pinapakasasarag ko talaga ang pagiging katamaran. Oh, pabango yan ha. Arjor de France yan. Si nanay, hindi ko nadalan. Kala ko wala dito. Sabi kasi uuwi eh. Oh. Sige, buksan mo. Tignan mo, amoyin mo. Anong amoy nung pabango nung anak ko? Anong sasabihin niyo sa ano? Sa nagbigay? Maraming salamat po. Welcome. Ang bango, ang bango. Oh, siyempre. Kaya makatugisin ko ng chips. Mm-hmm. Mm-hmm. Anong amoy? Mayis naman po. Ang bango na. Pakibuksan niyo mo. Oh. Ate, kayo ng... Hati kayo ng mama mo eh. Si hindi nadala ng mama niyo eh. Okay. Oh, ang bango. Diyos ko po. Ayan, ayan. Makaka-score na si tatay niya mamaya. Okay, meron pa. Meron pa tong kay Tita Julie. Marami laman to. Sure, mamaya lang po to. Oh, ano to? Pan-drawing mo? Ami, dinarawin pa pala po ako sa... Akin na yung anak ko pala sa anak ko. Chocolate? Sa bago pala, papa. May bago ka? Chocolate ulit. Ay, kuya. Mamaya na mo, kuya. Ay, mapapakita ko may dinarawin ako sa lang sa Dercus. O, sige, si papa lang. Ayun. Oh. Chocolate din. Chocolate daw na ako. Okay. Kasi hindi ko pinapakasasakit ko talaga ang pagiging katamaran. Pakita daw niya. Tatay, kikram yung ano daw niya, drawing. Papakita oh, sige, tignan niya natin. Papakita daw niya sa'yo. Okay, meron siyang gustong ipakita. Ayun. Si Papa Jesus. Ayun, may bago. Ito, sino to? Si Papa Jesus ba to? Opo. Okay. Ang sino unang araw pa lang po talaga po niyan. Ba't siya nakapako? Kasi napanood ko sa palabas pa ng anak po eh. Kasi atlo po silang pinako sa krus. Kaya yung katawan talaga po ni Papa Jesus, bigla na lang talaga na nagtaka yung mga tao. Oh. Okay, good job. Ang galing ni Kuya. At talino yan eh. Laging, nung daycare pa yun, laging naka-star. Mm. Okay. So, gusto ko munang kumusta yun si tatay. Kumusta yung ano, hindi na pala kayo iniwan ni ng asawa niyo. May nangyari na po ba? Hindi, ibig ko sabihin. Ano? Hindi po. Sa mga bata. Si Kuya, Jandre. Hindi, ibig ko sabihin. Gusto kong kumusta yun muna si tatay. Kumusta po yung pag-stay po ng asawa niyo? Hindi po ba kayo komportable? Naninibago po ba kayo? Ano po yung... Sa tagal po ng panahon, ganun. Pag nandito siya po, eh, kumbaga, sportang po lang, dahil sa mga bata po. Hmm. Okay. Tsaka yung anak ko, hindi ko na pagdamot sa kanya, anak na yun eh. Tama po kayo. Ang payo ko lang sa kanya talaga, yung anak niya,
gusto ko matustusan niya. Tama. Matingnan niya araw-araw. Habang trabaho ako, andito siya. Para, kumbaga yung mga anak niya, makakita niya araw-araw kung anong ginagawa. Nakapapakainin niya. Paliguan, bihisan, yun. Yan ang gusto ko. Aragaan niya. Pero ano yung nararamdaman niyo po ngayon? Ilang araw na? 2 days na po pala siyang nandyan. Kasi po kahapon, nung hapon umuwi yan, kuno pinamit niya. Tapos nung daling araw bumalik. Ano naman, komportable po kayo na ganyang setup? Mas okay po sa inyo? Gusto ko talaga dyan, mga bata. Ano niya. Okay. Makikita na araw. Alagaan niya. Ayun, tama po. Lalo na si Janjan, may sakit. Yung alagat na babantayan. Ang concerned ko ngayon, ano po yung plano po niyo nung kinakasama niyo? Kasi siyempre, bakit ka nandyan? Anong plano mo? Anong napag-usapan niyo nung kinakasama po niyong bago? Kasi paniguradong ganun po eh. Siyempre, iba yung isip po nung kabila. Gusto kong malaman at alam ko nag-usap na po kayo ng kinakasama niyo. Ano po yung napag-usapan niyo? Ano po yung plano niyo? Yung kapatid mo, bigyan mo. Nung kinakasama po niyo, yung isa. Okay. Anak ko lang po ang anak ko eh. Oo. Paano po ba? Iiwan niyo na po yung isa? Dito na po kayo? Iyon po yung sabi niyo sa kanya, iiwan na kita. Sasamahan ko na yung mga anak ko. Ano po ang napag-usapan niyo? Mga anak ko lang po ang naanak ko. Opo. Gusto ko lang malaman, ay, kasi may mga plano din po ako sana sa kanila din. Gusto kong malaman, ano po yung plano niyo namang nung bago niyo? Yung mga anak ko pang inaanuhan ko eh, alagaan ko pa ko yung mga anak ko. Kasi ilang taon na hindi ko sila nakita. Ganyan. Ngayon ka, nakita ko na yung mga anak ko, pa ko sila ulipan. Ang ano ko, yung ilang taon akong nawala sa kanila. Dito po kasi, Nay, hindi na po mahalaga sa akin kung ano po yung nakaraan at ano po yung mga nagawa nyo nakaraan sa mga anak nyo. Ang mahalaga po sa akin, yung totoong gusto nyong mangyari. Hindi po porke ganyan, ganito, nandito po tayo, ganyan. Gusto ko yung nanggagaling po dito. Hindi dahil may ibang tao, anuman. Gusto ko, yung gusto nyo itong ginagawa nyo para sa mga anak nyo, nagagabayan sila. Ayaw ko sana yung, siyempre, yung mga ano natin, iisipan nila bakit ngayon lang. Dapat nun pa, di ba po? Opo. Siyempre gusto kong malaman yung plano kasi may bago kayo eh. Yung totoo, ano po yung plano. Iwan nyo na ho talaga yon. Ito na, bago na. Dito na po kayo. Ngayon, bago na eh. Kumbaga, paano bagong buhay? Opo. Gusto ko po yung ganyan na eh, para yung mga bata, hindi sila masira yung buhay. Alam mo, masisira ang buhay nila kung... Yung kay tatay, sabi ko nga, hindi na rin mahalaga yung pambubugbog nyo, kung ano man ginawa nyo, inuna nyo yung bisyo, yung alak, yung sigarilyo. Mantakin nyo, Nay, sinong hindi sasama yung loob eh? Magkano lang yung gamot? Isang bote nga lang, makakabili ka nga, napakamura lang eh. Pero ang hirap po niyang bilin. Yun yung ano naman, napakamura pero ang hirap po niyang bilin yung pong gamot. Una, siyempre, masama yung loob ko sa asawa niyo. Ba't kinusto niya pong bilin yung isang kanang sigarilyo doon sa gamot? Yung mura-mura lang, ang tagal ng panahon palang inaatake. Ngayon, ang gusto ko naman kay tatay, bumabawi natin.
Natay. Po. Gusto ko sana tuloy-tuloy na para yung pangarap ng anak nyo, mabigay natin yung best natin. Kasi mahirap yung paulit-ulit nga nangyayari sa buhay natin yung ganyan. O pagtandaan nyo, kung di nyo naalagaan yung ganyan, may mga bata ngayon, kung anong ginawa nyo sa mga anak nyo, ganun na rin. Yung, hindi nyo naman kami nalagaan, hindi nyo, wala naman kayo pagmamala sa amin eh. O bakit ko kayo, ganun yung mga bata ngayon. Napakaswerte nyo na lang kung yung mga anak nyo, eh, hindi ganun yung isip. Ito po yan. Kaya hanggat may pagkakataon, gawin na natin yung tama para umayos yung buhay natin. Pero ako natutuwa kay nanay. Paglalaban nyo na ho sila. Okay. Thank you, nay. Hindi ho kaya manggugulo naman yung isa. Yan lang po kasi iniisip ko. Hindi pupunta rito yun. Opo, hanggang kailan niyo po sila ipaglalaban? Kasi hindi biro to, Nay, ha? Kung mahal niyo yung mga anak niyo, may kasamang sakripisyo niya. Kasi may yung pagmamahal, may kasamang sakripisyo. Tama ba si Tatay Ram, Kuya Mark? Pero Kuya Mark, natutuwa ka na nandito si mama mo ngayon. Okay. Oo daw. Pero si John Ray, wag niya na pong pawin yun. Kanan yung ano niya. Pero ang sarap lang sa ano ngayon, na magkasama na kayo. Pero yun eh, pag nakita ko din eh, madalaw eh. Siyado na ang kapit niya sa akin eh. Hindi na maano eh, maalis sa tabi ko eh. Kasi yung binili niyong bigas, halos hindi pa nagagalaw eh, no? Ano lang naman to para kung ano yung mga kailangan, gustong kainin ni Kuya. Siguro, magluto kayong, dapat yung mga masustansya eh. Yung mga masustansya po, baka, hipon. Saka gulay. Gulay. Para sa kanya. Ano nyo po muna, ha? Yan ang bata, yun ang kailangan niya. Kasi sa ugat eh. Kasi papa, ano sana kami ng kalan eh. Wala kami pagluluto. Wala pong kalan. Wala po kami kalan, sir eh. Oh my goodness. Yan ang may problema lang po namin po. Yung rice cooker nga lang pala, ano? Diyan lang namin inaano eh. Sige. Luto kami ng ulam, diyan lang. The rice cooker. Bibilang ko na lang kayo ng kalan. No, Kuya Mark, diyan. Sige po. Ano pa yung, baka naman ngayon magbago yung ano mo. May gusto ka bang pabili? Gusto ko lang sana po makabili po sana po ng nung panoorin ko lang po sana sa TV lang po eh. Okay. Sige. Pag-pray natin yun, yung makapanood. Kasi dito nga wala ang TV. Nasira na yung TV nila. So, paano? Alis na kami. Kuya Mark Jan. Sige pa. Diyan lang kayo. Huwag kayong palabas-labas ha. Delikado. Pagka talagang 100% okay ka na, magaling ka na, malakas ka na, doon ka pwedeng maglaro sa labas. Okay? Kuya Mark Chan? Apo. Okay lang ba yun? Apo. Okay. Kuya Jandre? Apo. Bantay mo ang kapatid mo. Ha? Apo. Nay, salamat po sa ano? Salamat po sa pagbabago. Sila naman yung ano dito eh. Apektado sa lahat. Dyan sa problema niyong dalawa. Huwag na nating idama yung dalawa. Yun yung gusto kong huwag magbago sa iyo. Yung gumaling ka at gusto mong makapag-aral. Aha. Okay? Tignan mo ako. Nandito ako. Okay? Gusto ko wag magbago yung pangarap mo. Gusto mong gumaling at... Pangarap ko lang po kasi sa sarili ko lang talaga po kasi. Sa engineer po talaga po. Engineer. Okay. Kasi gusto ko po talaga makapagpatayo ko sa sarili ko talaga ng lupa at ng bahay. Okay. Wag magbabago yan, okay? Lagi kang magpe-pray. Apo, bago ko natutulog po. Okay, thank you Kuya Mark dyan. Oo. Okay.